Hello guys, welcome to my channel. Salamat sa aking mga subscribers. KMGS naman po tayo. Ito si Mang Amancio Barba Jr., taga Iloilo at nakapangasawa lamang ng taga Cebu. Siya ang tinuturing suspect sa pananaga ng isang binatilyo sa Northern Cebu. Maraming bumatiko sa kanya sa Facebook. Ngunit alamin muna natin kung ano ba talaga ang totoong nangyari. At pakinggan natin ang kanyang panig kung bakit nagawa niya yun. Kinausap siya ng isang newscaster Brigada FM Cebu habang nasa kulungan siya. Ito ang kanyang pahayag. Nagawa ko lamang ang pananaga ng anak ng kapitbahay ko dahil sa pambubuli nila mag-ama. Sa una pinalagpas ko ngunit ang panganay na anak ni Randy na si Junrex, 17 years old, ay pinagbabato ako sa likod at nasugatan pang aking mga kamay dahil sa pagprotekta ko sa aking sarili. So guys, basahin natin ang isang comment ng isang netizen, siguro taga Cebu din ito guys. Di kinaya ng suspek ang pangbubuli ng mag-ama, kaya nagawa niyang tagain niyang bata at ama at isa pang kainuman ng tatay. Minsan kasi akala natin okay lang na mag-joke-joke ng salita pero di natin alam ang pinagdadaanan ng tao. Lahat may hangganan at pagtitimpi ng tao. Tapos yung bata, binato pa ng bato yung suspek. Kaya nagawa niya talaga na tagain. Amang konsentidor. Buti at nabuhay pa sila kasi di daw nagsisisi yung suspek sa ginawa niya. So yung yan ni Mang Amancio, hindi niya napigilan yung galit niya. Nung una na palagpas, tapos ngayon pangalawa, nasaktan na siya. Itak, pinagtataga yung... Hindi naman bata talaga dahil 17 years old. Siguro ano lang batang to, ano. Maano lang. Suti lang siguro ng bataanan eh. So ito guys, in interview siya ni Regina Navarrete, isang newscaster ng Brigada FM Cebu. So muangkon ang suspect nga wala siya magbasol sa iyang nahimong krimen. So yung suspect na si Mang Amancio, hindi niya pinagsisihan guys yung kanyang nagawa. Dahil siguro talaga napuno na talaga siya, napikon na siya dun sa bata na yun. Pinagbabato kasi siya guys ng bato. So hindi rin natin alam, hindi natin napakinggan yung side ng pamilya ng bato na nakin sa kanya kung ano. So dapat na lang, hindi na lang mambuli. Lalo na sa mga taong hindi talaga natin kabisado yung mga ugali. Kasi si Mang Amancio hindi talaga taga Cebu, taga Iloilo siya. So siguro hindi nila talaga kilala ng husto kasi lagi siyang binubuli, sinasabihan daw siyang kalbo, masamang tao, buang-buang, kung ano lang masakit na salita na sinasabi ng ina at ama ng batang si Junrex. Yung si Junrex, 17 years old, siya yung nang bato. So abangan po natin guys sa KMGS na po yan ang buong kwento talaga kung ano ba talaga yung nangyari. Pakinggan din natin, panuorin natin yung side ng family ng bata na nanakit din kay Mang Amancio. Kahit man sabihin na hindi dapat niya pinatulan yung 17 years old na yun, yung binatilyo, pero siguro napuno na siya dahil tao lamang tayo, nasasaktan. So dapat guys, yung mga anak natin dapat tinuturuan natin ng magandang asal at tayo bilang isang magulang maging modelo sa ating mga anak para madisiplina natin sila. Kasi katulad niyan guys, nagkaroon ng hindi inaasahang aksidente na naging sanhi sana ng kanilang kamatayan. Buti na lang hindi sila natuluyan talaga guys. So maraming salamat sa aking 2,000 mahigit na subscribers, sa laging nagsusubaybay sa aking channel.